Kamusta mga pep? So, eto na naman tayo, no? Sana, etong bago kong nakita, Zen Infinity, hindi mala networking. So, although hindi naman lahat ng networking ay ganun, di ba? Hindi naman natin masabi na, kasi most of them magaling lang sa una or maganda sa una kapag nauna ka, kikita ka. Diba? Parang yun ang nangyayari sa trend ng play to earn. Kita ka, papalo-palo ka lang. Umpisa ako ng Crypto Blade, papalo-palo. Or nag-umpisa rin pala ako ng Deepet, papalo-palo. Pero sa Deepet, kumita ako ng token. Kalahati ng token ay binili ko ng pet. Kalahati ay binili ko ng Crypto Blade nung tumaas siya. So, eto naman yung nakita ko, Zen Infinity. Guys, Zen Infinity, eto siya. Hindi ko alam kung ano pa yung magiging gameplay nito, no? Wala pa silang pinapakita. And magre-release ba lang to sa September 5? New type of game, partial owned and operated by its players. Yeah, partially owned. Doon pa lang, medyo napaisip na rin ako na kung it's partially owned, syempre, meron tayong part dito. That means kung tayo ay bibili ng bibili or may papasok na may papasok, doon magiging gaganda yung development ng game. Just like any other game. Parang pinaltan lang yung concept. Diba? Or pinaltan lang nila dito, open na open sila na pag hindi tayo bumili ng bumili, hindi gaganda yung game. Parang ganun na. Yan. Build unstoppable team of Zen and conquer your enemies. Yan, ganyan. Huwag na tayo magbasa. Patuloy ng ginagawa ng iba, no? Natagal lang eh. So, ito yung Zen Infinity, guys. May battle. Intense PvP arena battles. Na makakakuha ka ng pwedeng USD, BNB, or ZIN. Pwede kang mag-raise ng pets. And marketplace, syempre, magkakaroon ng marketplace. So, eto pa lang siya. Yung kanyang ZIN token ay nasa pancake swap na. Okay, eto, roadmap. Nandito pa lang tayo sa phase 1. Phase 2, pumasok na rin sa pancake swap. And phase 3, launch ng PvP sa September 5. So, we still have 5 days. And ito na yung kanilang mga social media. Bali, Facebook, Gmail, at Reddit, Telegram pa lang yung meron. So, ang ginawa ko, guys, since nagtitrade naman ako, kagabi nag-pull out na rin 100 ko sa Tesla. And ito, bumili ako ng Zen. Zen is price at eto 0.01. Mura pa siya and pwede pa tong tumaas, kaya bumili ako. Ito yung binili ko kahapon, guys. Eto, nag-swap ako ng USDT to ZEN, 55 USDT. And as of now, yung ZEN ko na nabili na 10,000 is worth $117 na. So, nag-double na yung binili ko kahapon na Zen token, and parang ganun na lang yung bala ko since we're trading din. Actually, we removed some Tesla stocks kagabi, and ayun, meron tayong pang-invest. And yan yung sa Zen. So, bibigyan na lang yung link ng Zen sa baba, and ibibigay ko na lang din yung parang token niya, yung token address. So, para matignan niyo na rin, please tignan niyo kung ano yung Zen, kung ano yung pwedeng potential niya. So, ngayon kasi medyo ano pa tayo, medyo wala pa tayong ganun ka lawak na makikita kung paano yung gameplay niya, paano tayo kikita everyday. Kasi parang baka mamaya, katulad sa iba, mas malaki pa yung gas sa kinikita, di ba? So, eto lang yung Zen, guys. Eto lang yung gusto ko lang i-share.
Please research din tayo kung pwede or anong diskarte pwede natin gawin dito. Balita ko is 50k zen ang kailangan para makabili ng isang monster, and binili ko lang is 10k, so it's okay. Ang gagawin ko for now is just trading, bibili ng token habang hahanap ako ng mga bagong P2E, bibili lang ako ng token, and then i-trade ko lang siya. Ganun yung gagawin ko, guys. Buy and sell lang ng token. Alright? So, yun lang muna sa ngayon. Ito lang po yung i-update ko sa inyo, yung bago kong nakita na Zen Infinity. And hopefully, ma-check nyo rin kung babagay po sa inyo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Please subscribe and I'll see you later. Bye-bye.